Hi dolls and welcome back to my channel. So today, share ko sa inyo ang isa sa favorite divisoria find ko. Nabili ko to sa 698 Mall, dun sa second floor kung saan may mga pilihan ng mga makeup. The whole set cost me 1,200 and each bottle meron siyang 550 ml. So, sa isang set na to, may kasama na siyang shampoo, yung keratin treatment, and yung conditioner. So, 3 bottles into 1 set. Sobrang curious ako kung effective to kasi sobrang frizzy talaga ng hair ko. And nung umuwi ako sa Pilipinas, sobrang talagang bumagag siya. So, ang maganda sa treatment na to, pwede siya kahit sa colored hair. Naalala ko kasi, nung teenager ako, hindi daw pwede yung magpa-straight ng hair kapag colored treated na yung hair mo. Pero hindi ko yun sure kung ganun pa rin ngayon ha. Pero before, bawal yun. So, maganda dito sa treatment na to, kahit color treated pa yung hair mo, pwede mo siyang gamitin. So, ito yung before bago ko siya gamitin. Makikita niyo naman na super frizzy and wavy ng hair ko. Lalo na pag hindi binoblow dry and air dry lang. Kaya talagang kailangan na niya ng treatment na to. So, let's begin. So, sinampo ko yung hair ko ng 2 beses para ma-open daw yung cuticles ng hair. I think pati mahalaga yung pag-open ng cuticle ng hair kasi yung second step would be the keratin treatment. So, I think maganda na open yung cuticles mo para ma-absorb niya talaga yung keratin treatment na gagawin mo after. So, make sure na 2 beses nyo gagawin yung pag-shampoo ng hair nyo. After nyo shampoo yung hair nyo, medyo gaganit yung hair nyo. Pero, huwag kayong mag-worry kasi okay din siya after. So, ang second step after nyo mag-shampoo and matawel dry hair yung hair nyo, is i-section nyo yung hair nyo ng 4. So, section nyo into 4 hanggang maging kamukha nyo na si Chun-Li. Tapos, lalagay natin tong number 2. Yung number 2 is the keratin treatment. Pag nilalagay nyo to sa buhok nyo, huwag nyong kalimutan gumamit ng gloves. Kasi medyo matapang siya. Saka, make sure din na iiwas nyo sa eye area. Kasi pag yung fumes ng keratin treatment napunta sa mata nyo, medyo mahapdi siya sa mata. So, make sure na gumamit ng gloves at pag nilalagay, medyo umiwas sa mata. Nung ina-apply ko to, gumamit din ako ng fine tooth comb. Yung medyo mas manipis na bristles ng comb. Kasi gusto mong tanggalin yung sobrang treatment habang sinusuklay niyo yung buhok niyo. Kasi wag daw is oversaturate yung hair niyo with this. I think kasi rin, after yung lagyan ng treatment, kailangan siya i-blow dry. So, kung masyadong napadami yung lagay niyo ng treatment, mahirap patuyin yung buhok niyo. So, yun na nga. After yung lagay yung treatment sa buong hair niyo, kailangan naman tong i-blow dry hanggang sa matuyo. Tapos, pag tuyo na yung hair niyo, kailangan niyo naman tong planchahin. So, yung paggamit nyo ng flat iron, dapat iset nyo sa 230 degrees Celsius. Tapos, pagpa-planchahin nyo na yung hair nyo, mag-umpisa kayo sa baba, dun sa nape, dun sa may leeg, and then pataas ng ulo. So, kumuha lang kayo ng manipis na hair, mga 1 to 2 inches, tapos sobrang nipis, yung parang paper thin sa nipis. Tapos, huwag kayo magmadali, dapat dahan-dahan lang from the top to bottom ng hair nyo. So, pag meron kayong hair na madali namang sumunod, mga 3 to 4 times nyo itong planchahin or pasadahan ng flat iron. Doon naman sa makakapal yung buhok at mahirap sumunod, planchahin nyo siya ng mga 4 to 8 times. Sa akin, 4 times ko lang siya na plancha kasi unang-una medyo nangangalay na ako. And gabi kasi noon, so kailangan ko ng mag-dinner. So, pag yung hair nyo kasing kapal nung sa akin or kasing frizzy, make sure na at least 6 times nyo siyang pasadahan ng flat iron at least. So, after ko ma-plancha yung hair ko, kumain kasi muna kami ng dinner. So, hinayaan ko lang yung solution ng mga 2 hours. So, after ko siyang planchahin, mga 2 hours ko pa siya bago magawa yung next step, which is hugasan yung hair nyo. I-rinse nyo yung treatment, tapos lalagyan nyo naman ng number 3, which is the conditioner.
Tapos, pag nilagay nyo na yung conditioner, siguro lagay nyo lang yung conditioner ng mga hanggang 3 minutes, tapos banlawan nyo na ulit. After nun, kailangan nyo naman ulit siyang towel dry and i-blow dry. Optional na kung gusto niya pa ulit planchahin. Pero sa akin, planchahin ko ulit siya kasi alam kong sobrang frizzy and sobrang buhagag ng hair ko. So, eto na yung after result. Sobrang gaanan ng hair ko after. Tapos, the next day, hindi ko na siya nampu. Eto na yung itsura niya nung second day. Sobrang gaan ng hair ko after. Kahit nung second day na, sobrang gaan pa rin niya. So, ang ginawa ko lang sa kanya, nilagyan ko lang siya ng dry shampoo para naman medyo fresh pa rin siya throughout the day. Nung third day, actually third night, kasi gabi ko rin siya ginawa, diba? So, third night ko na rin siya binanlawan. Third night, kinonditioner ko lang siya. Tapos, blow dry ko lang siya ng cool setting. Hindi ko siya ginamitan ng round brush. Talagang ginamit ko lang yung kamay ko and blow dry ko lang siya sa cool setting. Tapos after nun, ito na yung result niya. Sobrang gaan ng buhok ko. And natanggal talaga yung pagka-frizzy ng hair ko. Although sana lang, mas plinansya ko siya ng mabuti. Kasi yung nga nakakangalay na gabi na. So hindi ko siya masyado na-plansya. Pero siguro mas maganda yung result kung 6 to 8 times ko pa siyang napasadahan. So kung gagawin nyo to, make sure na marami kayong oras. Kasi medyo time-consuming siya. Madali siyang gawin, pero medyo time-consuming siya. O kaya, magpatulong kayo para yung pagpuplansya ng hair, kitang-kita nyo kahit sa likod. So, naayos ko na yung pagka-frizzy niya using this treatment. I guess, ang next step ko naman is ibalik yung shine niya. Pero after a month, susubukan ko ulit yung keratin treatment para mas maayos ko yung mga parts na hindi ko naayos at hindi ko na-plansya before. So, ayun. Yun lang yung steps na ginawa ko para matanggal yung frizziness ng hair ko. And sobrang nagustuhan ko yung product na to kasi sobrang straightforward ng paggamit sa kanya. Naka-number ng 1, 2, and 3. And nagustuhan ko rin sa product na to is ang laki niya, 550 ml each bottle. And konti lang yung nagamit ko. I think magagamit ko pa to ng buong taon kasi sa medium hair ko, konti lang yung nagamit ko. So yun, sana nakatulong ang video na to sa inyo, lalo na dun sa mga dolls ko na meron ding mga frizzy and wavy hair. Sana makatulong tong video na to sa inyo. And curious lang ako, ano pa yung mga pangkikay na usually binibili nyo sa Divisoria? Ano yung mga finds nyo sa Divisoria na lagi nyo binabalikan doon? Kasi I think next year uuwi ako and for sure babalik ako sa Divisoria. And gusto ko lang malaman ano yung mga kailangan kong bilhin, kailangan kong i-hoard. Kaya kung meron kayong mga favorite sa Divisoria, just comment down below para ma-share nyo naman sa akin. So thanks again for watching and don't forget to like this video. And kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated kayo lagi sa new videos na i-upload ko. Salamat! Kita-kits! Bye!